Na-recover ang ilang dokumento gaya ng bank documents, travel passes, passport at VIP casino card sa mga binuksang vault sa niraid na villa sa Clark, Pampanga. Doon pinaniniwala ang umupa ang mga big boss ng Pogo sa Bambantarlak at may unang balita si Salima Refran. Sa visa ng break-open order mula sa korte, binuksan ang 19 na vault sa sinalakay na villas sa isang leisure park sa Clark sa Pampanga. Ang mga villa inuupahan daw ng mga big boss ng sinalakay na Zunyuan Technology sa Bambantarlak at mga business partner ni suspended Mayor Alice Guo sa Baofu Land Development Corporation. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP-CIDG ang nanguna sa operasyon, katuwang ang Anti-Money Laundering Council, Department of Justice at Clark Development Corporation. Walang perang nakita sa mga vault. Ang mga na-recover ay mga importanteng dokumento tulad ng bank documents ng Baofu Land Development Corporation gaya ng passbook na may depositong 5 milyong piso. May mga resibo rin ng korporasyon at mga engineering at structural plan ng iba't ibang gusali sa compound. May travel passes din ng pinaghahanap na Chinese fugitive na si Wang Jiyang. Paano tumayo yung Pogo Hub, yung mga structures doon despite nung pandemic, no? So may mga dokumento tayo nakuha na ito palang dating mayor doon sa Banban eh nag-issue ng travel pass. So I think kailangan imbestigahan at bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub. Aside from those, yung mga partners, may mga natuklasan tayo mga bagong pangalan. Yung mga bank bukas na nakita natin, magagamit ito sa ipapile nating money laundering. And hindi lang ginamit yung banko na yon para sa transaction dito sa atin, but transaction din sa ibang bansa. Naka-recover din ang 2 Taiwanese passport ni Wang at photocopies ng iba pa niyang passports mula sa 4 pang bansa. Meron ding mga calling cards para sa iba't ibang negosyo at VIP casino cards. Kasi VIP cards yung nakita natin. So pwede natin tanungin kung bakit siya meron ganun. Madalas ba siya naglalaro sa mga casino na yon? Ginagamit niya yung casino for money laundering. Maraming nakuhang financial documents dahil kasama sa mga nahuli sa pagsalakay sa mga villa noong Hunyo ang mismong financial officer daw ng Baofu. May mga nakuha ring dokumento sa villa ng iba pang Baofu Incorporators na sina Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot umano sa malaking money laundering case sa Singapore. Ipapacheck naman sa Land Transportation Office ang mga nakuhang triplicate vanity plates o triplet plaka na posible umanong ginagamit sa illegal na gawain. Ipinasara na ng CDC ang mga villa lalo't walang mga building at occupancy permits ang mga ito. Nakita naming talagang kailangan umaksyon ng hindi yung ordinaryong inspection, hindi ganon. Requirement ng CDC na mag-submit ang mga locators, ang mga developers na may-ari ng mga ganitong villas ng listahan ng mga occupants, actual occupants. Ito ang unang balita sa Rima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.